Lieder Bock, Paripong nakatutok ka nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pagdawag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Pero sasabihin. Yan! Hello pa rin po sa lahat pa rin po ng mga kumakain na. Sa lahat pa rin po ng mga, alam mo yun, nakikichismis pa rin sa atin. Hello po sa inyong lahat. Yes, sa ating mga panggana nasa biyahe ngayon. Truly. Patungo sa kanilang mga trabaho. Uh-huh. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes. At bakit ganyan na naman? bakit na naman tayo iba? Huwag nang iba-ibahin. Hey, nako. Anyway, Mare, hindi ito nakakabuba. Ano? Nakaka-inlove ang aking chismis for today's Hi! Video. Yes, Mare. Mm. Kasi finally, Mare, ay umamin na. Sino? Hoy, hindi si Darna. Oh. Dahil hindi na umer si Darna. Correct. Sa wakas, Mare, ay na? Umamin na. Si Net. Oh. Hoy, umamin na itong si Miss Chris Aquino. At tsaka? Tsaka si Mark Leviste na silang dalawa na. Oh my gosh, yung dati medyo magkaaway pa yan. Oo, kasi di ba todo din na yung girl. Oh. Tapos ngayon, sinasaway pa yung girl na mag-post si boy. Kasi di ba, nachichismis na parang PR. Correct. Ganun ganon. Ngayon, Mari, sa latest post ni Chris Aquino kahapon, pinasalamatan niya muna yung kanyang mga anak. Parang video clip yun eh. Uh-oh. Pinasalamatan muna yung kanyang mga anak, malalapit na kaibigan, Uh-oh. Pamilya, at pati mga doktor. Uy, gumagaling na siya. Yes. Galing. At sa pinakahuling, parte nung video clip, ay pinasalamatan nga niya itong si, si Vice Gobernador Mark Leviste. Dahil? Ang nakakaloka dito, Mare, ay sinabi niya dito na natagpuan nila daw ang pagmamahalan nila sa hindi inaasahang pagkakataon. Oh, yung turoy! My God, Mare, ang nakakaloka. Template. Parang hindi magpanggap tayo na hindi natin alam. Kasi nga, Mare, nung una, di ba, sinusuway-suway, sinasaway-saway ni Chris Aquino itong jowa niya. Oh. Pero, hindi rin nila natiis ang isa't isa. Pero, Mare, hindi lahat natuwa, ha, sa pag-amin ano ni Chris. Naman yung iba? Kasi, Mare, ang sabi ng mga basher ni Chris Aquino, nagpapapansin daw itong dalaw. Basher talaga. Oo, may basher. Hindi naman lahat gusto si Chris Aquino. Correct, di ba? Di ba? Hindi naman lahat ng tao napiplease niya. Oo. Pero hindi naman din lahat galit sa kanya dahil marami ang natutuwa sa kanyang pag-amin. Hindi, tsaka isa pa hayaan na lang din naman natin, di ba? Pwede naman kayo masaya, ulitin lang namin, pwede naman kayo mag-skip. Correct. Next video, di ba? Ano yun? Hoy, bakit may laser? Bakit dahil sinusugo ni Shider? Ha? Bakit may pa-alien? Ano yung mga ano yan? Pare, ito na nga. So, ang daming, ano sabi nung ilan? Yung mga netizen ang sinasabi na nagpapapansin lang daw ito dahil nga may balak tong si Mark Leviste na tumakbo sa mas mataas na posisyon or opisina ng gobyerno. May mga ilan mas lang. Mas mataas ang posisyon? Oo. Eh di bubong yun. Oh! Ay, hindi sa bubong tatakbo dahil mainit yung bubong. Eh yun lang naman ang pinakamataas sa posisyon. The views and opinion. Uy, may mas mataas pa. Build rooftop. Rooftop. Penthouse. Kung siya makita mo sa Mark Leviste. Gusto niya pala mag-administrator sa isang kondo. Hi, gobernador! Ah, okay. Balay mo mag-kondo sa lalawigan. Balay mo mag-senator siya, mga ganun. Ah, okay. Yun, parang yun ang... Hoy! The views and opinions of Kapitana Sisa. Uy, maraming salamat sa 19,000 na nood nung ano natin. Nung kailan lang na video natin. Uy, meron ba? Nag 19,000, o diba? Marami dun, basher. Yung kay Michael V, tsaka yung kay Dudoy. Rendon Labado. Kay Dudoy. At Rendon Labadon. Kay Dudoy, maraming salamat. Si Dudoy na sinabi mong parang kargador sa pali. yung tagahila ng gulay sa Divisoria. Oo. Pero Mare, yung iba kasi, mga tagahila ng gulay sa Divisoria, mga talagang batak, talagang mabubuti. Ayun lang, gaganda ng katawan. Oo. Pero wala kinalaman kay Mark Leviste. Oo. Parang ayaw mo nang pag-usapan si Mark Leviste. So yun na nga, Mare. Sabi naman na natin yun sa kanya. Gusto na... mataas ang posisyon. Oo. O bubong ng bahay o rooftop. Sa politika. Sure ka.
Alam okay, mo, mapapagalitan tayo. Dinidog show natin. Mari yun na nga. So, parang sinasabi ng iba pang netizen na nagpaparelevant lang daw tong si Chris Aquino kasi todo deny siya nung una tapos aamin din pala. Alam mo, yung ganyang, so, sorry ha, pero yung mga ganyang kasing so-called kaartehan, hindi siya magiging Chris Aquino kasi kung hindi siya ganyan. Correct. Tsaka isa pa, hindi na rin naman bago mare sa pandinig at mata ng mga manonood na lahat naman ng looming kiss kay Chris Aquino. Kino. Oh. Eh, diba ang pakay lang naman? Ano ba? Diba? Diba? Madikit, umalingaw nga ang pangalan. We're not saying na ginagawa yan ni Mark Levista. Oh, oh. Pero kasi, diba syempre, nga, yung mga fanay niya, mare, yan na din ang concern kasi sa kanya. Kaya nga, diba, may ibang... Nagagamit lang daw siya. May mga ibang fan siya na sa, alam mo yun, ang wish na sana wag na lang siya magka-love life kasi ang ending, diba, nasasaktan lang din si Chris. Alam mo, chika pa ni Chris dun sa kanyang post, mare, na kung sakali man daw na hindi pala rin yung kanilang relasyon, ay sana'y mag-end sila na maging best friend forever. Matatapos yan pagtapos ang eleksyon. Edo Manzano at saka Cherry Medicaccio. Diba kita diba? Pinapalakpakan? Diba? Natapos yung story. Ganyan lang naman yan, diba? Kasi after 3 years nga ba, kasi o hindi ka magbabasketball! Hindi, after 3 years kasi magpapalit na naman ng senador. Diba? Kasabay ng mga ano, ng mga local governments, yung mga mayor. Uh-uh. 3 years lang naman yung mga yan. Correct. Kaya pag hindi nakapasok si Sisa sa Lunes, alam pero yun na nga, mare. Ang hindi ako nakapasok sa Lunes, nasa rooftop ako. Nakikipaghabulat. Tumakbo sa mas mataas na posisyon. Kasi... Para sa Lunes. Sige. Ibang posisyon yon. Okay, sige. On top ka dapat. Oh, okay. Ay, on top. Di ba yun? So, masaya-masaya tayo, Mari. Ako masaya ako. Hoy, sa pinakailalim. Oh, oh. Sa bottom. Kaya pala, nasa basement ka lang. Hoy, sino yung mga nandyan sa basement? Ayun na nga, masaya ako para kay Chris. Ikaw. Masaya din naman ako. Pero yun nga, sana lang talaga mag-prosper yung kanilang love life. Kasi syempre, Chris Aquino deserves to be loved, to be taken care of. Diba? Oh, na for the longest time kasi na hinanap niya yan sa mga nakarelasyon niya. Well, sana itong si Governor Mark Leviste, sana this is the one. Correct. The one na hinahanap niya. At sana hindi lang ito talaga yung parang syempre yung iba na sasabihin na sana hindi na naman ito palabas. Oo. Kasi parang kasi nakakadismayan na. Alam mo, may columnist nga nagsabi na itong si Chris Aquino daw ay mahilig gumawa ng sarili niyang publicity. Ay, parang kilala ko yung ano na yun. Yan ba yung ano, Charo? Hi! Hindi ka magpapakuryente for today's video. Oo, diba? Iyan na lang din natin. Di, may love life sila. Di, okay, masaya sila. Oh. Pait-pait mo doon. Yung naman, ang saya sa love life niya. Tapos may bitter na magsasabi. Okay, masaya ako para sa inyo. Okay. Okay, paalam na tayo. Anyway, kasi mare, dapat masaya tayo dito kasi si Chris may jowa. Oo, may jowa na. Tapos, yay! Tapos, ang pait mo. Yay! Yes. Yes, sa wakas, may love life ka na. I'm happy for you. Shoota ka. Yung mga ganyan yung mga kaibigan mo na ito yung pag sinabi mo may love life ka na, no? Biglang sa, okay, I'm happy for you. Yay! Palakpa. Mare, di ba yung ano, nakailang beses na pagsabi-sabi ni Chris Aquino na ito na yung last, mga ganyan-ganon. Hindi ipatuloy, na natapos yung last niya. Oo, hindi. Di ba, kagaya din ang pagsabi niya na mag-quit na siya sa showbiz, pabalik-balik pa rin naman wala siya. Sabi nga sa'yo, Chris Aquino won't be Chris Aquino kung hindi siya ganon. Mm. Kung hindi siya taklesa, kung hindi siya, alam mo yon, marupok sa pag-ibig, di ba? Hindi rin siya, alam mo yon, na hindi rin siya si Chris Aquino kung hindi siya gagawa ng balita. Oo, at saka hindi niya i-flex yung kanyang mga ano. Oo, diba? Yung mga Chanel bags. Oo.
Ay, nakamagpaalam na tayo. Anyway, sa dyan po muna natatapos ang ating chikahan. Magkarinig ang magkapanoonan naman po tayo sa darating na Lunes. Ay, si Tita Cora lang pala sa Lunes. Oo, kasi makikipagtakbuhan ka sa rooftop. Correct, hindi ba? Meron tayong bloodletting drive dyan sa may pamantasan na lungsod ng Maynila. Kung saan makakasama po natin dyan si Papa Jackson sa darating na Lunes. Sa PLM. At syempre, nandun din po ang inyong lingkod na si Kapitana Sisa para maglingkod sa mga taong gustong magdugtong ng buhay sa pamamagitan ng pagdodonate na kanilang mga dugo. Yes! Donate blood to save lives. Correct. Anyway, happy Friday sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo sa lahat po na may mga plano ngayon. Sama kayo pupunta. Ano man ang binabalak nyo, mag-iingat kayo. Happy weekend. Uy, bago kayo umalis ng ano ng inyong mga tahanan, kung kayo magmamaneho, i-check nyo muna yung mga brakes, yung tubig. Lalo na ang tubig kasi marami, Mari, kanina papasok ako. Maraming natitirikan ng sasakyan. Nag-overheat. Oo, dahil sobrang init. Oo, doon naman sa mga may sasakyan naman. Huwag naman yung tipong sakay-andar, sakay-andar. Oo. Tandaan nyo yung check up din yung sasakyan. Correct. Di ba gandang kara? Si ganda kara is start. Oo, vroom! Andar. Tapos mga kayo magtatawag yan. Uy, bakit humihinto? Ay, paano nag-overheat? Sabi na, te. Anyways, mag-iingat po kayong lahat. Hangat po namin ang inyong kaligtasan. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman ang inyong Tita Cora. At kami pa rin ang Baklitas! Woo! Woo! At tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagdawag mong sabihing radyo. Sabihin mo!